Dito ako ngayon guys sa palengke para mamili ulit ng mga paninda na kulang sa aking tindahan. Dito ko pinamimili. Ngayon, meron na silang cooking oil. Ayan. Pero pag maubos na yung kinuha ko na cooking oil nung nakaraan, sa iba ko kinuha yun kasi wala silang stocks noon. Mas mababa sana dito ang cooking oil. Ang bigay nila sa customer ay sobrang baba. Kaya kailangan pagkabibili ka dito ay bultuhan per box talaga. Kasi pagka per box ay maibigay nila sa iyo ng parang parihas lang din sa ahente. Kaya dito ako namimili. Wala na rin silang gaano stocks. Kasi dito talaga ay mga wholesaler ay dito rin talaga namimili sa kanila. Ngayon guys ay isasabay ko na rin ang pamamalengke. So dito, buti ngayong araw na to ay wala silang gaanong pila. Kaya bibilin ko lang dito ay swak at saka bird's tree. Minsan mga coffee dito rin guys ay mura lang din sa kanila. Pagka wala sa ahente, dito lang talaga ako sa kanila tumatakbo. Kasi pagka ahente kasi ay dinideliver. So dito, pinupuntahan ko pa. Ayan. At mamimili na rin ako ng mga itlog. Ang pinipili ko dito guys ay yung tig 6 pesos above. Minsan yung tig 6.30, ganyan, depende sa laki. Sa ngayon ay malalaki naman ngayon ang itlog nila. So 6 ang pipiliin ko. Ibibenta ko rin ng 8. 8 ang isang piraso. Pero kunti-kunti lang ako kung bumili guys. Mga 3 trays to 4. Mga ganyan. Kasi pang sarili na rin gamit yung sa itlog. Dito na rin namin yung pang-ulam namin, tapos pang-tinda. Tapos, maya-maya ay bibili na rin ako ng mga paper cups. Dito, ang paper cups sa isang box, ganun din dito sa tindahan na to ay wholesaler. So, maibigay nila ng napaka-mura. Kailangan per box ang kuhain mo para maibigay nila sa iyo ng pang wholesale din ang presyo. Sa panahon talaga ngayon guys ay advantage talaga ang may sasakyan. Meron kang tricycle, ganyan. Kung wala, mag-arkila ka ng kariton. Sa kariton, 50 pesos, 30 pesos, depende sa layo. Ito na lahat yung mga pinamili ko. Pagka ready to pick up na ang lahat-lahat, nabayaran ko ng lahat, ayan, pinapapick up ko na agad sa aming kariton. Nandiyan na rin yung mga pinamalingki ko ng mga gulay and mga karne. Dyan, 3 boxes lang naman yan guys para sa aking tindahan. Tapos ito ang ilang piraso lang na gulay ang pinamili ko. Kasi hindi naman din, mabilis naman masira ang gulay pagka matagal. Depende sa gulay guys, no? Mabilis malanta pagka medyo matagal. So, good for mga 2 to 3 days, depende po sa klase ng gulay. So yan ay pangsigang, kasi ngayong lunch ay magsigang kami. Yan, ngayon ay napaka, ang sitaw ay napaka mahal. Yan, 4 na piraso ay 10 piso. Pero may araw na mura lang yan, bagsakan yan. Ngayon, mahabang araw na mahal ang sitaw. Yan, may chicharon. Kasi sa sunod na araw ay magmunggo kami. May carrots. Yung carrots na yan, may pang minudo. Yan na, mga ilang piraso lang. Yung 4 na pieces na lemon ay 50 pesos. Radish na yan, kasama yan mga yan para pangsigang, tapos gabi yan lang mga gulay, tapos
Yan ang patatas kasama dun sa carrots. Yan ang panginudo sa sunod na araw naman. Tapos bumili rin ng hopya. Yan, tipas na hopya. Masarap yan, lalo na bagong luto. Bagong bagsak sa palengke. Kanina ay mainit pa yan. Ito lang yung mga karni na nabili ko. Pangsigang, pangminudo, tapos boneless na bangus, pangdaing. Maya-maya konti guys ay magluto na kami ng aming lunch, ang sinigang. Start na tayong magluto ng aming pang-lunch, ang sinigang. Ayan, magtsamba-tsamba lang tayo sa pagluto.